Okay, good day mga ka-technician. So, isi-share ko ulit ito yung TV natin. So, ang problema ng TV na ito, kuhayin natin. Skyward ang brand nito. Ha? Yun. Ito yung replacement. Nakikita. Yan. Okay, ayan o. Lumalabas yung guhit. Yan. So, pagka ganito kasi, ang nagiging problema, dito na sa screen mismo, yung ating tinatawag na panel. So, susubukan natin i-repair. Subscribe na lang, JDL Electronic Service Center. So ayan, ito kasi yung mga ganitong TV, meron din siyang ginagamit na tikon. Ayan. And ayan, so buksan natin and subukan nating mag-voltage check muna. Ayan, so makikita ba yung tester natin? Kita sa tester. So ayan, buhayin natin si unit. Okay. So yung sa ganito kasi, para ma-check natin kung galing sa tikon ang problema, so unang-unang hinahanap natin yung ayan, body ground lang naman ito eh. Ayan, nabuhay na yung unit natin. Yung ating power supply, so ayan yung supply ng nakukuha natin yung 12 volts. Ito yan, yung pinakasupply ng ating tikon. And yung voltage requirements niya na ito, yung 28 volts or 29 volts. And yung ating 14, meron siyang 14 na ginamit. Yan, yung negative 5 volts natin. Yan. So, kompleto ang supply natin sa tikon. So, ayan. Meron tayong yan, negative 4.9 or 5 volts natin. And ito, yung isang supply natin, yung 28 volts. Ayan. Kaya lang, ang problema kasi, kompleto yung supply natin. Kaya lang, yung nakilumalabas sa screen, ayan o, yung guhit. Makikita nyo. Ayan. So, sa ganito kasi, ito yung problema na hindi tayo basta pwedeng gumamit nung ginagawa natin na tape method or tinatakpan lang natin kasi wala tayong makuhang reference kasi yung voltage natin dito, kompleto. So, i-off muna natin. So, yung diskarte na ginagawa namin na ganito, so, sinusubukan namin ihang yung ribbon wire katulad doon sa ginagawa natin doon sa mga nagdo-double image. So, ito katulad nito. Tatanggalin ko muna yung isang ribbon wire para makita natin kung ano yung nagiging epekto doon sa screen. Para makita natin kung alin dito sa dalawa yung pinanggalingan ng retrace line natin. Yan. Yan natin. Ayan. Tingnan natin. Ayan.
So hinang ko yung isang ribbon wire. So nandun pa rin, naka-stay pa rin yung guhit. And ayan, makikita nyo. May line siya. Ayan. So i-try natin yung isa. I-off ko muna. Ibabalik ko yung isang flex wire na tinanggal ko. Ayan. So, ano ulit natin. Tingnan natin ang lalabas sa screen. Yun. So, yung kabila, plain. And yung isa, plain black. So, alam natin, ando sa kabilang side. Ayan. So, dahil hinang natin itong kabila, ayan, ito, yung nasa kanang side natin, nag-plane siya. So, ang alam natin na ang problema, nandito sa side niya ito. So, yan lang ang pwede kasi wala naman tayong ma-determine dun sa mga voltage reference natin. Actually, kompleto ang voltage natin sa tipon. Nasa screen talaga ang problema. Kaya lang, lumalabas pa rin yung retrace line ngayon. So, ito yung sinusubukan natin na yung ginagamitan ng tape method kung kakayanin natin. Pero kung ginagamit ko kasi hindi tape method, papel, ayan, paper method ang ginagamit ko. Kasi pagka tape, medyo makapal siya pagka yun yung inilagay natin dito. Ayan, so gumugupit lang ako ng kapirasong papel. Tulad nito, yung papel nung pinagtuklapan ko sa sticker. Ayan. So, gumagamit ako ng mga, siguro mga nasa 8 na pins yung natatakpan natin. Yan. And, susubukan natin. Ito, makikita ba siya? Iyaharap. Yan. Hilog. Yan. So, sa ganito kasi, hindi natin makikita kaagad kung alin yung nagkakaroon ng problema dun sa screen. Kaya, ang ginagawa ko dyan, so, nag-uumpisa ako dito sa pinakagilid. Ito, yan. Based naman ito dun sa ating mga experience ng ginagawa. Kasi, wala naman kasi ako, wala tayong mga exact na diagram nito, kaya hindi natin masundan. So nangyayari, parang nagta-trial and error tayo. And ayan, babalik natin. Okay, so, pandarin ulit natin. Lalabas sa screen. Ayan. Almost nawala siya. Oh. Kaya lang, ang problema, nagpi-flicking yung picture. Oh. Ayan. Pero nawala yung guhit natin. Ayan. Nawala na yung retrace line natin. Kaya lang, medyo gumagalaw yung ating screen. Ayan. So, subukan natin lagyan ng signal. Kaya lang muna ng antena. Pumasok. Yan. Wala kasi akong antena dito. Eh, iba kasi yung audio video na nakakabit dito. So, parang pang headphone siya, kaya ginamitan ko lang ng antena. May isa pa po eh, na ginagamit sila, no? Yung dagta actually, yung dagta. Tatanggalin natin ang audio. So, ayan yung picture. Kaya lang parang nagbi-blinking yung. Tatanggalin natin ang signal.
Yan. So wala na yung guhit natin, kaya lang yung picture niya parang gumagalaw. Ayan. So subukan ulit natin. So sa ganito, pwede natin siyang i-adjust. Kaya ang ginagamit ko yung paper method, hindi siya tape. Kasi pag tape, dinikit mo siya dito, tutuklapin mo ulit siya minsan, hindi mo mapansin, sumasama na dito or yung dikit ng tape, dumidikit na dito sa pinaka ano natin. So hindi mo siya maiusog siya, hindi mo siya mai-adjust. So pagka ganito, kasi papel lang ginamit mo, pwede mo siyang i-adjust ng bahagya. Yan, tulad ng ginawa ko. I-adjust mo lang siya ng konti. Ibabalik mo ulit siya. Yan. Kaysa doon sa tutuklapin mo yung tape. Yan. So, kaya papel lang ginagamit ko. Actually, hindi naman siya nasisira kahit papel lang ang ilagay ko. Dahil matagal na namin ginagawa na papel ang ikinakalang namin. Yan. O kahit kapiraso ng band paper lang. Ayan. Okay na. So, nag-clear na yung picture natin. Ayan. As in, wala na siyang guhit. Ayan. So, hindi ko kasi malagyan talaga ng signal kasi antena ang gamit namin. Eh, bawal kasi ilabas yung mga dito. Dapat sana AB kasi wala akong AB. Pero clear na siya. Ayan. Ulitin lang natin ulit buhayan. Yan. Okay. Almost perfect na. Diba? Okay na. So, kanina nagpi-flicking pa siya o parang gumagalaw yung screen. So, ngayon wala na. Nag-clear na. So, yun yung ano natin. Yun yung advantage lang ng ang ginagamit ko. Yung papel. So, ginagamit kong papel yung tinuklap ko doon sa sticker. Medyo madulas siya o glossy siya. So, yun yung dinidikit ko dito. And mas matibay siya compare mo sa mga bond paper. Kahit mabasa siya or ano, hindi siya basta masisira. Yan. Kaya ganito ang ginagamit ko. Ngayon, pag dinikit ko doon, katulad ng ginawa ko, so hindi mo natutuklapin ulit yung tape. Pag nilagay mo doon, yung kinalang natin, pwede mo siyang i-adjust na kunti-unti hanggang makuha nyo o ma-perfect natin. Ayan. So, ganun lang kasimple yan gawin. Okay? And, dun kasi kaya yun yung mahirap gawin. Dahil pag chinek natin ang voltage ng ating tikon, halos kompleto yan. Kaya hindi natin makikita kung saan portion o saan section siya nagkakaroon ng problema. So sa screen talaga siya nanggaling. Ayan, so sa ating tinatawag na panel. Ayan, ulitin lang ulit natin. And makita natin yung screen. Yun. Okay. So, yan. Perfect color. So, parang balik sa original siya. Yan. Okay. So, yan. Okay na. Ayos na. So, ito, balikan ko lang ulit ha. Yung ating basic requirements. So, para hindi lang kayo malito, simple lang naman kasi yan, yung basic requirements lang ng ganitong TV, katulad yan. Kung ang troubleshoot natin ay nag-double image, nagkaroon ng guhit, sa tikon tayo pupunta and sa panel. So, pwede rin magaling dito sa mainboard, pero kadalasan naman yan, common na talaga sa tikon or do sa ating panel. So, yung basic na ginagawa lang natin, ulitin lang natin, yung basic requirements lang naman ng ating tikon. So, hanapin nyo lang lagi yung supply. Yan. Kailangan normal siya. Ganyan, 12 volts. So, yun ang common, 12 volts. And, yung ating 28 volts. So, 28 volts and yung ating yan, negative 5 volts. So, yun yung tatlong kadalasan na requirements ng ating tikon na supply ng ating panel. So, kapag meron yan, so, makikita na natin kaagad kung nasaan ang problema.
Ngayon, kung wala o kulang yung supply na yan, so maaaring nagiging problema natin, nagkakaroon ng double image or wala siyang picture or totally walang picture, backlight lang. So, iti-check nyo yung supply ng ating Picon. Baka wala siyang supply. And ang problema nga lang, kapag ka ang problema ng unit natin ay retrace line, guhit, eh, yun yung halos kompleto ang supply requirements natin doon sa ating Picon. So, hahanapin lang natin ulit dito, kakapain nyo lang dito sa, pwede naman yan eh. So, na-allowed naman, ito yung nakikita siya. Yung dalawang ribbon natin, dito. So, ang importante lang, ihang natin, tingnan natin kung alin yung nagbago. Kung katulad nun, yung tinanggal natin kanina, so clear yung ating screen. Clear yung kabila naka-black. So yung kabila naman ang tinanggal natin, so nag-black yung kabila pero meron siyang nakita na kagad natin yung line. So alam natin nandun na kagad sa section na yan. O doon sa ribbon wire na yan ang problema. Ayan. So okay na. And okay din naman yung ginagamit na tape method na ginagawa nila. Ako lang ang ginagawa ko, papel. Ayan. Papel na glossy na medyo yung balat ng sticker. Yung pinagtuklapan. So, mas komportable akong gamitin nyo kaya yun ang ginagamit ko. And madali ko siyang i-adjust na unti-unti hanggang makuha ko kung alin yung may problema. So, katulad nito, kanina, nag-clicking ang picture, in-adjust ko lang siya ng bahagya dun sa yung papel natin na kinalang. So, nag-normal na siya. Nakuha na kaagad natin. Ayun. So, ganun lang kasimpleng gawin. Okay? Ayos!